We're off to Mui Wo Island. So, 1 hour travel time by ferry. So, pagdating namin ng Mui Wo Island, nasya kami ni Marcy kasi ang daming bicycle. Yun pala yung means of transportation there kasi malalayo yung mga lugar kaya kailangan mo talaga mag-bicycle. So, inaya muna kami ni Tia ferry going to the beach kasi ado dun yung iba niyang mga kasama. So, maglakad muna kami dito. Ayan, makita nyo, maganda yung kanilang lugar. Malapit talaga sila sa dagat. Kaya medyo nakaka-relax. So, syempre, pagdating namin doon sa beach, picture. Tapos, syempre, mawawala ba naman ang pagkain? Syempre. Kaya kung gusto mo talagang mag-relax, maganda talagang pumunta sa Mui Wo Island. Kasi pag nakita mo yung place, may mamamangha ka talaga kasi ang ganda niya. Lalo na kapag ka doon ka mag-overnight sa may beach. Oh, ang sarap! After namin sa beach, papunta na kami doon sa bahay ni Tia Peli. At may nakita kami mga baka at kalabaw. At ito pang isa. Ayan, inis na ba kunyan? Pampalipas ng oras ang pagsasayaw. Sige, hataw ng hataw. Ayan, diba? Napagtipa namin magsayaw. Di lang isa, kundi dalawang sayaw ang ginawa namin. Actually, bago namin nabuo yan, kailangan super practice ang inyong mga lola. So, gumising kami na maaga para makapag-biking, para makita yung lugar at saka makita namin yung sunset. So, yung makikita nyo naman, di ba, napakaganda ng place. Kung nature lover ka, I will recommend na pumunta dito sa Mui Wo Island kasi talagang super relaxing and napaka-peaceful niya. Even one day na mag-stay ka doon, sasabihin mo, I love the place at gusto ko ulit siyang balikan. Nakaka-relax talaga siya, super. Alam niyo ba, nung unang sakay ko ng bike, nangangapa talaga ako kasi ngayon lang ulit ako nakasakay ng bike. Matagal na talaga ako hindi nakasakay ng bike. Pero worth it naman kasi makikita mo naman ang view, napakaganda talaga. To be honest, ito talaga yung mga gusto kong nakikita ng mga view. Mahili kasi ako mag-picture at saka mag-video ng mga sky, sunset, sunrise. Pag may nakita ako ng magandang spot, ay, hindi ko talaga maiwasan na kuhanan sila ng picture and videos. Mahilig ako sa sky. Actually, gusto ko siyang i-paint. Kaso hindi talaga ako marunong mag-paint. Ewan ko ba? Mahilig lang talaga akong siguro. Pwede lang siguro picture and video. Maraming mga spots and views na pwede mo talagang kunan ng picture and video. Pero kung i-upload ko lahat siya, talagang napakarami. At baka magkulang ng isang oras para i-upload ko lahat ng mga videos. Pero makikita nyo naman, diba? Super nakaka-amaze ng place dito sa Mui Wo. Next destination is the falls. Actually, hindi namin plan na maglangoy. Kaya lang, gusto namin lang makita yung falls. Kaya sa susunod na magbalik kami dito, paglalangoy kami. Kasi napakasarap doon ng tubig, sabi ni Tia Peli. Kasi nga, si Tia Peli lang ang naglangoy. Kami ni Marcy Judy, hindi kami naglangoy. Kasi nga, wala kami dalang extra damit. Pero nung makikita mo doon, pag nag-stay ka, super ganda ng falls. Nakaka-relax din siyang tingnan. Hindi ka magsasawa na pumunta at balikan yung Mui Wo Island, promise. May ilang tao rin na nandun sa falls. I think parang mga Indian sila. Kasi mukhang Indian eh. But I'm not sure. Pero ilan lang din sila doon. So after namin sa falls, picture lang sa mga madadaanan. So nakakita na naman ng magandang spot ang lola nyo. Picture and video na naman ang inyong lingkod. Kasi talagang pag may nakita ko magandang spot, pinipicturean ko talaga siya at pinibidyohan. Pagdating ng lunch time, dumating yung mga
friend si Tia Peli at syempre mawawala ba ang food? Food is life! PM nung umalis kami sa bahay ni Tia Peli. Pero makikita nyo naman, diba, napakaliwanag pa. So, makikita nyo pa rin ang view. So, makikita nyo dyan, ayan. Mahabang laka rin siya, going to ferry station. Pero kaya naman. Go, go, go! Siyempre, ang lola nyo, nakakita na naman ang magandang view. Kaya, video-video pa rin ang lola nyo. At picture-picture. Super worth it talaga ang pagstay namin ng one day dito sa Mui Wo Island. But unfortunately, natapilok ang lola nyo. Kaya nagka-sprained ankle ang lola nyo. So nakasakay na kami ng ferry. So nakita na naman ang lola nyo magandang view. At nakakita na naman ako ng magandang sky. So hindi ko talaga mapigilan ang sarili ko na hindi siya kuna ng video at ng mga pictures. Hindi ko talaga, ayaw ko ba? Makita ko lang siya, parang super nare-relax ang feeling ko talaga. Kaya yan, super dami ko na naman nakuha na video and pictures ng sky at ng lugar na nadadaanan ng ferry. Since 1 hour ang travel time namin, so ayan, makikita nyo, madilim na siya. At nakuha na ko ng video yung nasa malayong building na nakalagay ay Happy Mid-Autumn Festival. Thank you for watching. Sana nagustuhan nyo aking short travel vlog. And please click like and subscribe to my channel. And hit the bell button para lagi kayong updated sa aking video.